naman po ipapakita ko po yung tamang paraan ng pagsagot sa mga ganitong klaseng tanong. Ito po yung sum and difference of two squares, odd numbers, and even powers. Meron pong apat na example dito. Unahin po natin to. Number one, parang ganito lang po yan, no? X to the fifth minus 2 to the fifth. Pagka ganito po, parang ganito lang yan eh. Yung nilecture ko kanina, parang ganyan lang po yan. X to the fifth minus y to the fifth is equivalent to x minus y. Therefore, x to the fourth plus x. So, madidiminis, oh, bababa yung x. Tapos, yung y naman, haangat. X to y plus x square, y square. Plus, from 2, magiging 1 yung x, y cube, plus y to the fourth. Pag ito alam po, no, ayun na yung magiging susundan natin, kumbaga yung pattern natin. Lalabas itong tanong na to, kumbaga parang 1 plus 1 na lang eh. Kasi ito na susundan natin eh. Kahit pa maging 7 ito, maging 11, 13, 15, 17, kahit gaano pa kataas yan, huwag naman sobrang taas kasi hindi naman magkakas yan. Ganito lang yung logic. Therefore, ganito na lang. Ganito lang. Mangyari po, x minus 2. Then bracket to. Then, magiging x to the 4th plus x cube. Then, magiging 2. Kasi yung y, magiging 2. Yun yung 2 eh. 1 plus x squared. Aangat naman yung y, magiging 2. Kaya lang, susundan na lang eh. X, 2 cube plus then 2 to the power of 4. Therefore, x minus 2 to the 4 plus 2x cube plus 4x squared plus 8x plus 16. 2 to the power of 4 is 16. Therefore, itong final answer dito sa number 1. So, kung hindi alam ito, ay sigurado, napakahirap nito. Pagdating naman dito, usually, ganun lang eh. Sinulat ko nang 2 to the 15 dito eh. Kaya nga lang, sa sign na lang magkakatalo. Ang mayari po rito ay x plus 2 magiging x to the power 4 minus, kasi alternative eh. Alternate mayari. Yung sign nila x to the 4 minus x cube. Then magiging 2 to the 1. Kaya itong bracket to. Para ano. Tapos, from positive, magiging negative, yun lang naman pagkakaiba. No? Plus, x squared, 2 to the power of 2. Minus, from 2, magiging x. No? Ito naman, magiging 2 to the power of 3. And, from negative sign, magiging positive sign. 2 to the power of 4. Therefore, mayroon po x plus 2, then x to the 4th minus 2x cubed plus 4x squared minus 8x plus 16. So, napakadali na lang kasi alam na natin yung ganito eh. Yung ganito, no? So, ang iba lang naman dito, kung titingnan mo, alternate yung sign. Negative, positive, negative, positive. Dito, puro positive. Nagkatalo naman dito. Okay, punta po tayo sa number 4. Eto, parang ganito lang yan eh. X to the power of 4 minus 3 to the power of 4. Therefore, pwede natin gawin na x to the 2 to the power of 2 minus 3 to the 2 to the power of 2. Kasi, kumbaga, yung a, yung lowest exponent na tinatawag na power pa power. Pagka ganyan kasi 2 times 2, na-raise natin sa power din na 2, is also 4. 2 times 2 is also 3 to the power of 4. So, pagka ganyan, parang ganito lang yan eh. Parang, itong problem na to, pasok yan dito sa tinatawag na sum and difference of even power. Pasok na rin sa tinatawag na sum and difference of two squared.
So, parang, so mayayari ito, parang ganito lang yan eh. X squared minus y squared. Therefore, kakalabasan niyan, x plus y, x minus y. So, ganun na ganun din dito, mayayari po niyan ay x squared plus 9. Then, magiging x squared minus 9. So, eto, pwede ko natin i-factor, mangyari niyan ay x plus 3i and x minus 3i. Eto, ganun din, x plus 3, x minus 3. Pwede naman natin i-double check kung talagang manong tama. First term, x squared. Tapos, multiply ito, 3xi. Multiply ito, negative 3xi. Therefore, masisimplify yun, mawala yun. Tapos ito, negative 9i square. Eh, yung i square is negative 1. So, magiging positive 9. So, tama ito. So, para rito. Pero hindi naman ito. X times x is x square. 3 times x is 3x. Negative 3x. Negative 9. So, talagang tama ito. Eto, ay tumaas pa yan. Magiging 8, 12, 15, same na same po yung paraan. So, ganun na ganun lang yung logic. Yun naman importante, makuha mo yung technique o yung logic niya. So, eto naman. So, parang ganito yun. Kaya nga lang, naging addition lang. So, pagka ganyan, parang ano lang yan eh. X square plus 9, I, and x square minus 9, I. To prove, check natin kung tama ba. X squared times x squared is x to the 4. 9i times x squared is 9i x squared. X squared times negative 9i is negative 9i x squared. So, masisimple pa yun, no? Dapat, 81 to. So, 9i, mangyari yan ay 9i times negative 9i is equals to negative 81i squared. But i squared is equals to negative 1. Therefore, mangyari yan ay magiging ito, negative 9, negative 81 times negative 1 equivalent to positive 81. Kung saan tama-tama na parel. So, ang importante po rito, malaman natin yung logic na kung saan. Ay, po ito tumaas ng tumaas. Parehas lang, same lang ang diskarte. Ito, ganun din naman. Kahit tumaas pa ng tumaas ito. Maging 12, 16, etc. 1. Ganun na ganun din ang paraan ng pagsusolve. Sige po, mamaya po yung tinatawag na last topic po rito. Ito po yung tinatawag na factoring by grouping. Yes, salamat po. Thank you.